Hi guys, welcome to my YouTube channel. God bless to all guys. Kamusta po kayo? Intro, pasok. Noong unang panahon sa isang bukid, doon nakatira ang isang inahing manok kasama ang apat niyang sisiw. Sa apat na sisiw, pula ang pinakauna. Ito ay masigla at maligalig. Siya ay responsable at masipag sa gawaing bahay. Ang pangalawang sisiw ay madaldal naman. Madalas niyang kinakausap yung ibang mga hayop sa bukid at nakikipaglaro. Ang pangatlong sisiw naman ay maalaga sa kanyang itsura. Hindi siya nagtatrabaho. Sa halip, binubuhos niya ang kanyang oras sa pag-ayos ng kanyang mga balahibo at kuko. Ang pinakahuling sisiw ay antukin. Kahit saan man siya, ay palaging natutulog. Araw-araw sinasamahan ng pulang sisiw ang kanyang inahin para makakuha ng butil at buto na kakainin. Humingi sila ng tulong sa ibang mga sisiw ngunit walang gustong tumulong. Masyado silang abala sa kanilang sariling ginagawa. Ang pulang sisiw at ang inahing manok ay lumabas kinaumagahan. Nagtanim ng butil, nag-ani ng mga pananim at dinala ito sa bigasan upang gumawa ng harina para sa tinapay. Noong nakuwi na ang inahin at ang pulang sisiw sa kanilang tahanan, dala ang mga butil at tinapay. Dali-daling pumunta ang mga sisiw sa kanila at kinain ang dala nila. Nagpatuloy ito ng ilang linggo. Araw-araw ang inahing manok at ang pulang sisiw ay nagtatrabaho habang ang ibang sisiw ay kumakain at nagsasaya lamang. Lumaki na ang mga ito, ngunit wala pa rin pagbabago. Nakita ito ng inahing manok at nalungkot. Nakita ito ng panganay at pinuntahan ng kanyang ina. "Ina, kahit na ikaw ay malungkot, walang magbabago. Kailangan nating maghanap ng solusyon para sila ay magbago." "Tama ka, anak. Ngunit ano ang magpapabago sa kanila? Mayroon akong idea." Sinabi niya ang plano niya sa kanyang ina. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, sila ay umuwi nang walang dalang pagkain ng tatlong araw. Nagutom ang ibang inahin dahil walang pagkain. Nakasanayan na ng pangalawang inahin na makipag-usap sa ibang hayop. Pero dahil sa walang makain, nawalan ito ng gana. Sa sobrang gutom ng pangatlong inahin, hindi na niya naaalagaan ang kanyang mga balahibo. Sa ikatlong araw, hindi na sila makatulog dahil sa sobrang gutom. Hinintay nila ang kanilang ina na makauwi na may dalang pagkain. Nang nakauwi ang ina sa kanilang tahanan, nagmakaawa ang tatlong anak niya na bigyan sila ng pagkain. "Ako lang at ang iyong ate ang kumikilos dito. Hindi sapat na kaming dalawa lang ang nagtatrabaho. Kapag kayo ay sumama, mas magiging madali ang trabaho. Kaya simula bukas, sasama kayo sa amin." Sinabi ito ng inahing manok at binigyan sila ng maliliit na piraso ng tinapay. Simula noon, ang tatlong sisiw ay sumasama na sa kanilang ina para magtrabaho para sa pagkain. Isinantabi nila ang kanilang katamaran at nagsimula magtrabaho at naglagay ng pagkain. Natuwa ang inahin sa pagbabago na nakita niya sa kanyang pamilya at ang pulang sisiw ay natuwa na kasama na niya magtrabaho ang kanyang mga kapatid. Moral: maging responsable. Maraming magandang mangyayari kapag ikaw ay magsisipag.